Nakita po natin halos wala na pong distancing, di ba? Dapat po ang distancing ay 1 meter, dapat nakasuot pa rin silang mask at saka yung protocol. Pababa na ang COVID-19 cases sa National Capital Region at iba pang rehiyon. Kaya ikinababahala ng Department of Health at Philippine Medical Association ang tila pagbaliwala ng ilan sa mga safety at health protocols kontra COVID-19 sa mga isinasagawang campaign rally. Ayon kay PMA President Dr. Benito Atienza, maituturing na super spreader events ang mga pagtitipon na ito. Wala naman silang alcohol doon, natetest mag-temperature na, baka mamaya may mga lagnat niya. May maka-attend po dyan isang super spreader, may umupo dyan, kung may sakit, makapanghawa na siya. Hindi na naman natetest na ano dyan kung sino yung walang bakuna at may bakuna. Hindi na, sa dami ng tao, hindi na po kayang i-control yan ng gobyerno. Sinabi ni Dr. Atienza na hanggat maaari sana ay gamitin na lang ng mga kandidato ang online platforms sa pangangampanya upang maiwasan na maisapanganib ang kaligtasan ng nakararami. Ang payo po lang natin, lalo sa mga kandidato, mag-online ano na lang po tayo muna, huwag na po muna, ilimit po muna natin, di ba? Dapat po sa alert 2, pag indoor po, dapat ay 50% lang. Ay nakikita po natin, mas marami pa, punong-puno. Tapos po sa labas, dapat 70% ang ano, doon sa open air. Ang Department of Health nanawagan naman sa mga lokal na pamahalaan na mahigpit na maipatupad ang mga protocols kontra COVID-19. Dahil nasa gitna pa rin ang bansa sa pandemya. Pinapaalalahanan natin ang local governments, tulungan po natin ang national government to enforce and to monitor this kind of activities so that we can prevent further increase in cases if ever. And to our campaigners, yun pong ating mga kandidato, sana po tayo po yung maging modelo para maipakita natin sa mga tao na dapat sumutupad po tayo lahat sa safety protocols. Hindi po pwede na magiging pabaya tayo rito dahil sigurado magiging super spreader events ito, mababalik na naman tayo sa mas mataas na alert level status, and we don't like that anymore, di ba? Hanggat sa maaari, gusto na natin talaga magbukas na ang pinakamalaking bahagi ng ekonomiya. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng Parañaque City na wala silang kukonsintihin na kandidato. Patitigil namin yun, Ani. Pag hindi sila sumunod per protocol, ipagbigay namin ang permit sa patitigil sa Parañaque. Binigyang diin ng DOH sa gitna ng pandemya at batay na rin sa umiiral na COMELEC rules. Hindi pa rin naman pinahihintulutan ang physical contact ng mga kandidato sa kanilang supporters, maging ang house-to-house campaigns, pakikipagkamay, pagyakap at mga uri pa ng physical contact ngayong campaign period. Ang anumang in-person o physical contact ay isa sa pangunahing paraan ng hawaan ng COVID-19. Babala ng DOH, hindi tayo gradual na makakapag-shift sa new normal o alert level 1 kung muling tataas ang COVID-19 cases, dulot ng mga campaign rally na siksikan na ang mga tao at nalalabag na ang safety at health protocols kontra COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.